Shout out to Jesse. Kasi hindi naman wala sila dito. Hindi. So, oh, ano lang naman talaga yung nakikita nila. Grabe lang kasi kayo makapagbato ng salita sa amin. Pero hindi nyo alam so, yung dahilan. Wala na dun sa pakialam doon. Wait lang. Dun sa part na nag-live siya, sinabi niya na binandaw ng SY tayo daw. Binandaw ni Boss Paul yung family niya dito sa Aten, dito sa Enclave. Di daw makapasok. Para lang, Mariano, kung nanonood ka man, para lang sabihin ko sa'yo, diba nung time na akala namin ni Lexi girl na akala namin nagpa-prank ka sa amin, hinakot mo lahat ng damit mo. Sabi namin sa'yo, una namin tanong, alam na ba ni Boss Paul yan? Ang sagot mo sa amin, kakausapin, hindi niya pa alam, pero kakausapin siya ng pamilya ko, ng nanay ko, papunta na sila dito. Tapos, nung pumunta dito yung parents mo, kinausap ni Boss Paul, ganyan, ganyan, okay na, ito, ganyan, nagpasa na ng conversation. So, okay na, klaro na. Hindi tumigil yung tito mo. Hanggang sa dumating yung punto na ikaw na mismo, kinasusuklaman mo yung tito mo na yon. Alam mo yon, Mariano. Alam mo yon sa sarili mo. Sinabi mo sa tito mo na walang yaya yung tito ko, ganyan, ganyan, ganyan. Marami kang binitawan na masasakit na salita. Bakit hindi mo sabihin sa kanila yon? Ngayon, na kasama mo sila, hindi ko alam kung nasan kayo, pero wala akong pakialam. Tapos, yung time na binand yung family mo dito sa atin, bakit binand? Alas 12 na ng madaling araw, nandito sila. May kasama silang polis. Tapos ikaw, nandun ka nakatira kina Kuya Jay, diba? Kayong dalawa ni Cindy, dun kayo nakatira. Tapos sabi ng parents mo, binastos daw namin dalawa ni Lexi kasi daw hindi daw namin sila pinapansin. Talent kami. Hindi kami yung kailangan. Kasi diba? Nakiusap ang nanay niya. Hindi ko alam kung pakikiusap ba yung ginawang pag-approach sa akin. Kasi oo, nagpapahinga na ako sa taas, guys. Siyempre, pagod kami sa trabaho, no? Nagpapahinga ka na sa kwarto mo. May sumisigaw dito sa labas ng gate. Lexi! Gumaganon. Ngayon, ayoko labasin kasi ayoko ma-involve. Tinawag ngayon yung katulong namin. Doorbell sila ng doorbell dyan. Si ate. Si ate, yung katulong dito, may apo yun na sanggol. Umiiyak na, nagigising. So, nilabas sila ngayon ni ate. Palabasin daw ako. Ilabas daw namin si Yano. Dinilabas ko ngayon. Ang dami, may dala silang mga pulis. Tapos, sobrang dami nila dyan sa labas ng gate. Nasaan si Yano? Ganon. Dalin mo ako sa kanya. Ganon siya magsalita. So sabi ko, ayokong makialam. Sinag-usap rin. Silig siya ata rin. Ayokong makialam sa gulo nyo. Tapos sumisigaw na, nasisigawan na ako. That time, alam niyo, sobrang na-stress ako, di ba, boy? Mayak ako nun kasi, basta, parang ako pa'y napasama dahil sa nilabas ko nga sila. Oo, tapos nung time na sigaw sila na sigaw dyan dito sa labas. Tapos nung dumating yung... Share ko lang. So yun nga, para lang dun sa mga... mga nanonood ngayon, hindi ito para kay Mariano. Kasi gusto lang namin paintindi din sa inyo. Na nilinaw lang namin yung mga nilinaw namin na hindi kami against sa kanya kasi gusto na rin namin tapusin lahat para okay na. So yun, nagbigay lang kami ng konting ano lang yung nararamdaman namin, nag-share lang kami ng feelings din namin para din alam niyo. Okay, so umpisahan na natin ang kanta. So si Kato Girl, meron siyang i-introduce na isang song sa atin. Maiyahandog siyang kanta. At sino kumanta? Wala kayong tao sa kotse niya, pre. Si Lexi nga, pre. Si Lexi yung mabas, no? Guys, yan talaga guys, di kami pwede makailam dyan. Dito lang kami, at least may video kami. Ganyan. Basta kami dito is tumutulong lang. Atas ko kayo na konti po. Okay lang. Para makita. Ha? Eh, ano? Panatras ko konti. Ano? Ha? Ano? Pero pinatras ko na konti. Kumusta? May biyaya ka makan yan.
Ngayon nakit ka masala, no, nalikya kami, mm-hmm. putang kayo, makanyan panyabihan mo kaya kami. Pakarini mo kami. Na may manyad kami kaya kang pera. Ito sabihan ko kaya. Kaya mo dapat sabihan mo kanyan. Ewar, ito, midyat ka kami. Ala, ala. Minawas ko kanya, alam mo yun. Ala, ala.